shoutout po sa ating lahat. At ito na po, nandito tayo sa ating likod bahay, ang ating likod bahay tour. Yan po. Ano kaya ang pwede natin makuha sa likod bahay? Yan po. Panoorin po natin ito para malaman natin kung anong pwede gawin natin sa ating likod bahay at kung anong pwede natin makuha ang pakinabang sa ating likod bahay. Maraming thank you. Yan po, let's find out po. Bye! Hello po, nandito tayo ngayon sa ating likod bahay para kumuha ng mga gulay. Yan po, ang mga tanim na maggulay. Ang likod bahay. Amazing! Kahit mukha siyang gubat. Ito po si Kuya Greg. Kuya Greg, say hi ah. Ang pogi. Ito po ang tagabantay. Ayan ang tagabantay namin. So, kuha tayo mamaya ng papaya at ang palaya at saka kamuting kahoy. Kuha tayo ng papaya. Papaya. Tayo ng nakakuha na po tayo ng papaya. Kayo. Bili na po kayo ng papaya, 5 pesos lang. Wow! Ulit na ang papaya. Kukunin natin yung papaya kasi namatay na siya. Yan. Kasi sobrang mainit dito sa likod namin. So, kailangan na siyang kunin. Tapos, magtatanim ulit ng bago para mapalitan siya. Yan po. Tapos, susunod natin kukunin ay ang palaya at saka kamoting kahoy. Ganon. Papaya! Ito na po. Isa pang papaya na malaki. Super laki. Yan po. Sa lahat po ng gusto po ng papaya, magmain lang po. Magmain po, 5 lang. And another. Nakpo po tayo na sa pang papaya, kaya lang may higad. Tanggalin muna natin at yan ay Makati. Dali, kuha tayo ng patpat. Patpat. Ito na lang. Yan. Ayaw niya. Dali, kuha tayo ng patpat. Kuha ko ng higat. Ayan, kunin natin ang mga papaya. Ang laki nila. Pagod na ako. Laki ng papaya. Ayan po. Laki-laki ng papaya. Ayan po. Sa mga gusto lang po ng papaya, magmain lang po. Parang awa nyo na. Magmain na kayo. Bumili na kayo. Kuha tayo ng ampalaya. Marami po talaga kami tarim dito sa aming likuran. Kasi nagkaroon kami ng project dun sa ano po, sa dito sa aming lugar na magtanim sa likod ng bahay. Yung sa mga solo parent federation po namin. At ang ano namin is magtanim ng mga gulay sa ano, in case na may pandemic po. Ayan, kagaya nyo may pandemic. May makukuha po kami na mga gulay. Ayan po. Kaya eto na, let's begin. Kumuha ng ampalaya. Ampalaya.
Ayan. Meron na tayong ampalaya. Ayan po. Sa lahat po ng gusto ng ampalaya, type mine lang po. Mine po. Para po sa ampalaya. Ampalaya po, type mine. Jokes. Ayan po. Meron na tayong ampalaya. Meron pa. Ayan po, dito rin sa aming likod bahay, maraming mga talbos. Talbos, talbos, talbos! Ayan po. Ayan po. Mga gulay, gulay, gulay. Ang dami pong gulay. Meron din po kaming talong. Kaya lang, maliliit pa siya. So, hindi pa siya pwedeng i-harvest. Kailangan muna palakihin muna. Palakihin muna natin sila. Ayan. Ayan po ang aming mga talong. Talong, talong. Ayan, talong. Ayan po. Pero itong isa po, hindi pa siya, hindi pa po siya gugunga. So, mga ilang araw pa siguro magbubunga na yan. Ang aming talong. Meron din po kami. Ayan, may ampalaya pa. Kaya lang, maliit pa lang siya. So, hindi pa siya pwede po. Maraming langgam. Oh my gosh. Ayan. Sa taniman, maraming langgam. OMG. Ang sunod ay, meron din dito. Meron din po ditong mga patola. Ito po, may patola din po. Ayan po, kaya lang, maliit pa siya. So, hindi pa pwede siyang kunin. Paghanap tayo ng malaki. Malaking patola. Ayan. Kaya lang, maliit pa din. Maliit pa rin po yung patola. Ayan siya. Maliit pa siya. So, hindi pa siya pwedeng sabi nga nila, kapag may tinanim, may aanihin. Ganon. Yan, yung iba kasi mga bulaklak pa lang, so hindi pa sila pwedeng aanihin. Atayin natin sila maging bunga at natin sila kunin. Yan. Meron din po kami mga kalabasa. Kaya lang, hindi pa sila tumutubo. Hindi pa sila namumunga. Bulaklak, bulaklak pa lang. Nandun banda, meron doon bulaklak. Pero, puntahan natin mamaya. Meron din po kami gabi. Yan po yung ginagawa po siyang laing. Kaya lang, kaunti pa lang siya. So, paparamihin muna natin at saka natin sila kukunin. Yan po. Marami pong gulay dito sa aming likuran. Yan po. Meron din pong kalabasa. Ayan po. Nagbubulaklak pa lang siya. So, antayin natin kung kailan siya tutubo. Ay, kung kailan siya magiging bunga. Tsaka natin, ano? Ayan. O, ano mga gabi? Ayan po, marami po sila. Papaya kasi dwarf siya. Dwarf na papaya. So, ayun mo. Liit-liit lang niya. Pero ang dwarf siya, pero ang laki-laki ng bunga niya. Ayun po. Papaya. Ordinaryo lang. Kaya lang kasi maliit siya. Tsaka hindi siya namumunga. Yan. Para siyang walang ano. Pero okay lang. May malunggay din kami. Yan. Ang malunggay. Meron pa. Ayan. Ang dami
stamina. Kaya na mataas po ang maling malunggay. Ako daw yung daing namin. Yan, bumili na po kayo ng daing. Daing po, 15 lang po kada piece. Yan po, nagpapatuyo rin kami. Yan. Para hindi siya madaling masira. At saka masarap siya kapag dinain yang bangus. Hindi po kami pinya. Kaya lang, hindi pa siya namumunga. Kaya antayin natin siya mamunga. Yan. Kasi hindi na ngayon pagpinya. So matagal pa siya mamunga. Mga siguro next year pa bago siya mamunga. Pero nabuhay na po siya. At siguradong may ugat siya. Ayan po ang aming pinya. Bahay namin, may alaga rin kami mga bibe. Ayan po. Bibe! Manok bay. Yan po ang aming mga bibe. Bibe! Pero ilan pa lang sila? Tatlo pa lang sila. Hindi pa sila nito. Kasi bago pa lang. Ewan ko, ayaw nila mga itlog eh. Yun po, ang aming mga bibe. Si Tini at si Tino. Si Tini at Tino. At yung kanilang anak na si Tini Winnie. Yan po, nandito na tayo sa aming sa aming bahay. Yan po, i-check natin kung anong nakuha natin sa ating likod bahay tour. Yan po. Tingnan natin. Let's find out kung ano po ang nakuha natin sa ating likod bahay. Yan po. Ang ating unang nakuha po ay ang papaya. Yan po. Ating mga malalaking papaya na maliit lang po niya pero ang lalaki ng kanyang mga bunga. Apat po ito ng lalaki. At yung isa sunod naman po ay ang talong. Yan po ang aming talong. Maliliit lang siya. Maliliit pa lang siya. So, kinuha ko na madali naman siyang kunin. So, kinuha ko na po. Yan po. Ang aming talong. At ang sunod po ay ang palaya. Yan po. Isa lang siya kasi ang hirap niyang kunin kasi may nangangagat na mga langgam. Ang hirap po niyang kunin. Ay ang kamote ni Bali. Kaunti lang nakuha ko. So, ito, pangsahod na lang sa pakbit. Okay na po yan. Yan po. At ang sunod ay ang kamoting kahoy. Yan po. Mamaya po, pang merienda po yan namin. Lulutuin po namin yan mamaya. Ang kamoting kahoy. Yan po. At ang sunod ay ang kalabasa. Yung kalabasa namin ay maliit lang siya pero okay naman siya. Kanina wala akong nakita na na kalabasa ay nakuha na pala ng aking mother. Ayan po, ito po yung nakuha niya, hindi pa niya namin po. Gagawin daw po niya kasi yung pinakbet, ihalo niya sa pinakbet. So ang sunod naman po ay ang dilaw na luya. Ayan po ang dilaw na luya, kaunti lang din siya, malinis na rin. Ayan po. At meron pa siyang tumutubo. So itatanim ko na lang siya ulit para dumami pa siya. At yan lamang po ang aming nakuha sa aming yan po ang nakuha namin sa aming likod bahay tour. Yan po, maraming salamat po sa inyong panonood. Tapos ang aming likod bahay tour. Yan po. Yan po ang aming likod bahay. Super pagod si Rose. Oh my gosh. Yan po. Thank you po sa sa panonood niyo sa aking video. Maraming thank you po sa pag-support. At
naman po, don't forget to subscribe and hit the ring button. And ano po, para po mag-notify po kayo sa aking mga susunod na video. Yan po. Salamat po sa panonood nyo po. Maraming thank you. Bye-bye!